Narito po ang pinakasariwang impormasyon tungkol doon sa tumagas na amonya sa isang planta ng yelo sa Nabotas. Humupa na raw po yung masangsang na amoy sa lugar. Pero kinailangang itakbo sa ospital ang ilan sa mga empleyado ng planta. Nakatutok doon live ngayong gabi si Rafi Tima. Rafi? Ay, narito tayo ngayon sa labas ng planta kung saan nagkaroon nga ng leak ng amonya kanina. Hanggang ngayon ay nandun pa sa loob ng compound yung mga bumbero at ilang mga emergency units pati na yung mga ambulansya. Bagamat kanina sinabi medyo humupa na yung masangsang na amoy ng amonya, talagang ngayon ay medyo naamoy pa rin natin yan. Pero ang sabi nga ng mga narito kanina ay hindi na kasi hindi nung mangyari yung leak dapat ng pasado na sa 4 kanina. Marami pa rin ang mga aktividad dito sa labas ng planta. Hindi talaga sinarado itong sali at marami pang mga nagdadaang mga sasakyan at amoy-amoy nila yung amonya. Depende sa init ng hangin. Ayon kay Nabotas Mayor Toby Bianco, 10 ang itinakbo sa Nabotas initially kanina sa Nabotas City Hospital matapos mahirapang huminga. Isa sa mga ito ay walang mali at kinailangang i-revive. At malungkot na balita, Mike, yung i-revive kanina ay tumanaw na ayon dito kay Mayor Bianco. Ito ay pao mga empleyado ng ice plant. Ayon naman sa isang napausap nating emergency worker ay nasa 40 na raw yung kanilang naitakbo. Doon naman sa hospital, bagamat ang mga iyon ay nahirapan lamang sa pagkina at hindi naman malusak yung kalagayan. Pasada lang 4 nga ng hapon, kanina in-report sa Bureau of Fire Protection na may ammonia leak sa planta. Agad naman doon itinag-utos ang evacuation ng mga residente na nakatira malapit sa ice plant. Wala naman daw malubhang apektado sa mga residente na nakatira sa labas ng planta buntog ng gas leak. Matapos mapasok ng mga bumbero ang planta, agad naman daw na isara ang mga safety valve kaya humupa na yung masangsang na amoy dulot ng tumagas na amonya. Ang liquid amonya ay karaniwang ginagamit bilang refrigerant para makagawa ng yelo. Sa ngayon ay hinahanap na lang daw kung saan nagbula ang mismong tagas. Aminado naman si Mayor Bianco na pag-aari ng kanyang mga kaanak ang naturang planta kabilang na yung kanyang ina. Agad na rin itinag-utos ang pagsasara sa planta. Narito ang payag ni Mayor Bianco. Okay, first of all, siyempre, kumpanya yan ng magkakapatid ng father ko is at na mag-anak ko yan, ako'y humihingi ng umanhin sa nangyari ito. No? Number two, assurance na kung ano man yung pintala sa kanila, they will be compensated. Number three, na sisiguraduhin natin na sila ay sumusunod doon sa mga safety protocols at hindi natin pagbubukasin hanggang hindi po sila safe. No? Number four, hintayin po muna yung signal ng ating DRRMO office at ng ating Bureau of Fire bago sila bumalik. Huwag muna silang bumalik doon. Ngayon, Mike, ay nandito tayo sa may tapat na mismo nitong labas ng compound, nitong ammonia plant. At narito pa nga rin itong mga kawarin ng Bureau of Fire Protection. Lahat sila ay may mga gamit na mask. Kinutukoy pa nga rin nila kung saan talaga yung tagas dahil mula kanina. Hindi pa talaga humupa yung mga sangsang na amoy ng ammonia, lalo na kung depende yung takbungan ng hangin. Kaya yung mga nagdadaan dito, amoy na amoy itong ammonia gas na leak na ito. Pero again, sinabi nga, medyo humupa na yung amoy kanina daw talaga. Ay napakatindi kaya marami yung itinapos sa hospital dahil nahirapang huminga. Mike? Malungkot na balita yan. Sana huwag na madagdagan pa yung bilang ng mga namatay, Rafi. At ingat kayo dyan ng tropa. Maraming salamat, Rafi Tima.